ang mga taga Marinduque hindi makatawa o makabungis-ngis sa tuwing kanilang pinagkukwentuhan ang nilalang na matagal na nilang kinatatakutan. Parang tao na kulay itim. Ang lalaki ng ngipin. Tignan mo hindi ka pambalahiyo ko. Nangangain daw ng tao. Lagi po nila akong naabangan. Hindi kanya titigilan. Hindi mo na ako pwedeng takutin ngayon! Sige. Pangalawa kong anak si Jana. Hindi po tayong magandang bata. Anak! Halika rin, tulungan mo ako! Pag-iagawa mo dyan eh! Dating dito! Ito na po, Nay. Paakit na po. Nay, pwede na ba ako magpagupit? Kahit hanggang balikat lang. Sobrang haba na kasi ng buhok ko eh. Ano ka ba? Gusto mo bang bumalik yung dati mong sakit? At saka, andito yung swerte mo, no? Kaya ka nga nananalo sa beauty contest. Diba? Eh, Nay, ang bigat na talaga ng buhok ko. Maya-maya hanggang talampakan ko na to. Hoy, hala. Iba pa rin ang babaeng mahaba ang buhok. Sige na nga, Toy. May nagpaparamdam po doon sa anak ko. Thank you for that wonderful question. For me, a beauty queen should be respectful to other people. Pwede! Guni-guni mo lang yun. Pwede ba kasi makarana mamayang gabi? Ano ba yan? Ang babata pa, puro ligaw lang iniisip? Pagpasensyahan mo na tong nanay ko, ha? Ako, naaga-aga? O, ito, ano yan? Sige na. Bato, puro ligawan ang iniisip mo, ha? O sige, dito ka muna, ha? At titignan ko yung niluluto ko. Opo, huh? Nay. May bigla na lang po akong suki. Nagulat naman po ako sa inyo, Lola. Napakagandang bata mo, Ining. Siguradong ligawin ka. Po? Sa kanya ka mag-iingat. Hindi kanya titigilan. Sino pong manliligaw? Hindi siya kagaya natin. Hindi siya tao. Lapitin ka ng ngis-ngis. Ngis-ngis? Ano yun? Mag-iingat ka. Pero sa lahat ng mga nagpapalipad hangin kay Hana, may isang ayaw daw siyang patahimikin. Naglalaro po kami ng mga pinsan ko noon. Sumuot po ako dun sa butas ng kawayan. Bigla na lang po may nagatawa sa akin. Malaki talaga yung ngipin niya, tapos yung mata po niya maliwanag. Sa takot ka na po, hindi ko na po siya yung talagang tititigan. Kinalaunan ang maligno, mas lalong naging agresibo. Lakad lang po ako ng lakad. Bigla na lang po akong napastop. Ah!
Parang may higit po ng buhok ko kasi ang lamig nung upper part ko eh. Hihila yan. Ate! Siya ay hangus na hangus. Hindi po siya halos makagalaw. Tapos nag-iyak-iyak siya doon. Mula noon, ang misteryosong nilalang madalas abangan si Hana sa kawayanan. Salamat sa paghatid mo sa akin dito, ha. Basta pag kailangan mo ako, ha, sabihan mo ako. Ako bahala sa'yo. Salamat talaga. Congratulations ulit, ha. Nestor, ingat ka, ha. Titigilan na anak ko! Huwag na huwag puputulin yung kawayan. Baka talaga may nakatira dyan. Sobrang hirap po kasi nagkaroon na kasi ako ng phobia na pag nakakita ako kahit maliit lang na puno ng kawayan, parang hindi ko na kaya lumapit. Para makatakas sa nila lang, si Hana nakitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Pero ayaw pa rin daw siya nitong lubayan. Sigurado ka ba? Ganyan na ganyan yung nakita mo? Oo, ito nga yung nakita ko. Maniwala ka. Lumabas po yung salitang bungis-ngis. Meron siyang isang mata sa kanyang noo. Tinatawag po siyang bungis-ngis kasi nanggaling po siya sa salitang ngisi. Naririnig po nila itong tumatawa. Matagal-tagal na po ako hindi nakakabalik dito. Alam mo po yung parang tinatawanan ka. Kaya lang yung tawa niya malungkot na parang inaabangan ka. Hindi ko na kaya. Wala naman daw siya dun. Dito nga na iyon. Kaya parang akong naiyak kasi bumabalik po lahat. Nakatingin sila sa akin. Pero okay ka lang ngayon? Medyo hindi na po talaga. Bumibigat na po yung pakiramdam ko. Hindi ko na kaya. Magpuyo daw po ako ng buhok. Sa bungis-ngis, pati ang iba pa nilang mga kababayan. 2013, nagkayayaan kami magkainuman. Ano yung nangyari sa inyo? Parang kinakita ng aswang. Doon siya nagsimulang magkwento. Pagkabag ka nga ng joke. Tol, kanina pa niya tayong sinusundan. Habang nakatawa pa daw yun, kailangan mo nang tumakbo. Kung sining makita niya, susundan daw niya yun. Yung kwento ng lolo ko sa akin, nangaharana sila nung sila'y binata pa. Sigurado ako pagkatapos ng harana natin, magugustuhan to ni Ana. Hindi ko to nagugustuhan na ikita ko, pare. Singis-ngis yan. Pare! Wala! Bungis-ngis na di umano
bumubulabog sa mga residente. Hindi lang iisa, kundi isang angkan daw. At nagmula raw talaga ang mga ito sa isang kuweba, sa isang isla sa kanilang probinsya. Anim na beses ko nakita yun. Hoy, Iskis! Alam kong ikaw yan! Di mo na ako pwedeng takutin ngayon! Sige! Sige! Subo ka malumapit! Para harapin ang kanyang takot, makalipas ang 4 na taon, si Hannah binalikan ang kawayanan kung saan daw madalas nagpakita sa kanya ang bungisngis. Sa pagkakataong ito, may sasama na sa kanya ang paranormal researcher na si Ed Calwar. Ganito yung lugar talagang hindi imposible na merong mga elementals dito kasi napuno. Oh, dito yun, di ba? Opo. Naririnig ko siya. Nararamdaman mo siya dyan, ha? Nandito po. Andiyan sa likod mo, ano? Mabigat ang pakiramdam ko. Nandito siya. Lapit lang po niya sa akin kanina. Nandito, sa may gilid mo siya. May biglang sumutsot dito na parang yung sutsot na parang nagbabawal. Iba na yung pakaramdam. Ayan na, dito na sila. Uy. Nandito po yung... Ha? Bigat. Dito po. Iba dito. Pangalan niya, ang kilala niya siya. Pinatawag ka ba ng tao dito na Nana? Opo. Ikaw humawa. Pakinggan mo niya sabihin, ha? Kilala mo ba ang babaeng ito? Masada. Naramdaman mo? Tignan yung buhok mo? Magkabila po. Gusto nila yung bata o gusto nilang isama? Papayag ka bang sumama? Hindi. Bitawan niyo tong bata na to, ha? Ano? Nakita mo? Nakita mo siya? Ha? Nakita mo? Hindi kaya kagalawin niya. Sabihin mo sa kanya, iwanan ka na niya. Yun yung nagustuhan niya, yung haba ng buhok. Di ba pansin? Pag nilalapitan ka nila, laging buhok yung hinihila sa'yo. Ito yung kasunduan, aalis na sila pero nangihingi ng kaprasong buhok mo. Hanggang meron silang naidokumento, walang kukurap sa mga susunod na eksena. Sa huling pagkakataon, sige na, papayag ako, ipuin niyo na yung buhok niya. Galing. Huwag hilahin na, hipuin na. Susunod, malignong ngisngis. Ginagambala ang mga tiga Marinduque. Ayon di manos ang ngisngis, lulubayan lang nito si Hannah kung mahahawakan nito ang kanyang buhok. At pagsabi nga ni Ed na hahawakan ng araw ng ngisngis ang buhok ng dalaga, hipuin niya na yung buhok niya. Ang parte ng buhok ni Hannah biglang gumalaw.
para tuluyan ng tantanan ng dimanong ngis-ngis si Hana, si Ed nagsagawa ng ritual. Yung kasunduan, aalis na sila pero nanghihingi ng kapirasong buhok mo. Sa huling pagkakataon, sige na, papayag ako, hipuin niyo na yung buhok niya. Huwag hilahin na, hipuin lang. Pag sinabi ng mga nandyan na hindi na nila ito gugulo, hindi na nila guguluhin. Mga diwata lang ang may mahabang buhok. So tao, hinahangaan nila yan. Ngayon medyo okay naman na. At least, nalaman ko naman na okay naman na sila dun sa ginawa natin. Mukha talaga siyang hangin. The person closest to the girl was wearing a plastic face mask. Ayun, galing. If it was wind, then the whole hair of the girl will have to be blown. Pero hindi, it's just a portion of that part eh. And mukha siyang binatak. Dumiretso yung buhok, hindi siya kumurba. It's obvious na hindi siya normal. Kaya I conclude that this video is a legitimate paranormal video. Mga demonyo po ito na nagpapanggap. Kailangan po tanggapin niya si Kristo sa kanyang puso. Bibigat sila ng kapangyarihan upang mapalayas ang ganitong uri ng mga masasamang espiritu. Hindi dapat katakutan ang mga bagay o istoryang ganito. Ito rin ay mahalaga sa turismo at sa kultura para mas malawak pa naming malaman kung ano pa yung mga kwentong bayan na hindi namin alam. Na-expect ko na mula po ngayon, talagang maging okay na po lahat para po tahimik na, hindi na nila ako guguluhin.